gaya ng ibang vlogger, sa tingin mo, kaya mo rin kaya? Kaya nga, no? Kaya mo sumikat, kaya mga magkaroon ng maraming views. I think, sa aking opinion, being a vlogger, I think this is not the reason bakit ka nagbablog actually. Dahil sa gusto mo sumikat. For me, this is not necessary for me. Hindi ako nag-vlog dahil sa gusto kong sumikat or gusto kong umakot ng marami. Yes. Nag-vlog ako dahil gusto kong mag-inspire ng ano. Gusto kong to-inspire maraming tao na kung kaya ng iba, kaya mo rin. So yun yung best answer ko for me. Bakit ako nag-vlog? Yung kasikatan and yung pagkita ng malaking pera is it's just a bonus. Kasi naniniwala kasi ako na yung purpose ng pagiging YouTube creator is para maging responsible ka sa others, sa ibang tao, maging inspiration ka sa kanila. Gawin mo rin ko yung mga makakapagpasaya sa iyo. So yun yung best answer for bakit gusto kong maging vlogger. Gusto kong mag-vlog to inspire nga yun, to inspire the many people. Na of course, kung ako masaya. Because yun yung nakapagpasaya sa akin. I'm happy to create a video. I'm happy to edit. And of course, happy ako na nakapunta sa bawat lugar. And nakapag-keep ng memories sa bawat lugar na pupunta ako. Tsaka yung mabit mo yung maraming tao. Nakapag-meet ka ng mga bagong kaibigan. And yun. Isa na rin dun yung capture yung smile, yung tawanan ng bawat mga taong nakakasama mo. Kaibigan, katrabaho, pilya, kapatid. And I think this is the best purpose of being a vlogger. Kaya nga tinawag na kaya nga tinawag na YouTube creator, na video creator, kaya nga tinawag na video creator. Yung makapag-create ka ng isang istorya, isang istorya ng buhay mo, ng buhay ng iba, ng buhay ng kaibigan mo. Not only for personal, and yun, not only for personal, and of course, para sa memories pa, mga memories ng mga tao na nakakasama mo sa vlog, sa bawat lugar na napupuntahan mo, yung bawat istorya ng lugar na napupuntahan mo, yung nakakikip mo yung memories na yun, yun yung mahalaga, yun yung sa tingin ko na best purpose of being a vlogger. Talaga yung pinakang root na para sa akin, yung ma-inspire mo ibang tao, ma-keep mo lahat ng memories, and of course, ma-capture lahat ng smile, lahat ng tawanan, even emotional, kalungkutan, na magiging na magagamit mo yun kapag magiging sandata mo siya. Kapag dumating yung future na may na-experience ka rin na ganong problema, mababalikan mo yung mga nakaraan niya. Ano ko na to, ito yung mga bagay. Napuntahan ko na itong lugar na to. Yung meron kang maiikwento, I think yun talaga yung pinaka-best purpose. Yung kung meron kang maiikwento sa mga future generation, mga anak mo, magiging ako mo, may maiikwento ka sa kanila, hindi lang basta kwento, maipakita mo pa yung video, maipakita mo pa yung memories. Yan, ito yung mga nakasama ko dati nung nasa example ko. Nung nasa Saudi pa ako, ito yung mga nakasama ko. At ganyan kami kasaya, yung tawanan namin. Ganyan kami kalungkot, ganyan buhay ng isang pagiging isang OFW. I think yun talaga yung pinaka-best purpose kung bakit yung pinaka-best purpose, pinaka-best answer ng pagiging YouTube creator, pagiging video creator, pagiging vlogger. So yan. I know being a vlogger is not stable. This is just only a temporary. And at the same time, gaya sinabi ko, even this is just temporary, in the future, may mga memories ka na pwedeng balikan, pwede kang panoorin.
at may mga future memories, may mga past memories ka na pwedeng ikwento, na pwede ikwento sa mga susunod na generation. Gaya lang naman yung cycle ng buhay. Ulit-ulit lang, o baga buwabalik lang tayo. Pero ang pinakamahalaga dun nga, even buwabalik tayo sa mga nakaraan, pinakamahalaga dun, meron tayong memories na ay ipakita sa mga susunod na generation. So yun, sa mga gustong maging vlogger, gustong maging YouTube creator, paano mang pwedeng itawag video creator, gawin nyo lang kung ano yung magpapasaya sa'yo. And basta lagi nyo lang isipin kung ano ba talaga yung purpose, kung ano yung reason kung bakit kayo nag-vlog, kung bakit kayo gumagawa ng just to keep the memories and make us an inspiration to others. So yan, hanggang dito na lang yung ating seryosong usapan. And I hope sa mga gusto maging YouTube creator, vlogger, video creator dyan, na-inspired kayo sa aking sinabi. It's not about the views, kaya ang sinabi ko. It's not about the views. Kung maliit lang yung views ng video na in-upload nyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong malungkot. Huwag kayong tama rin. Basta alam nyo sa sarili nyo, nag-i-enjoy kayo. And masaya kayo sa ginagawa nyo. Nakikip nyo yung memories na gusto nyo. I think that's enough. It's not about the money. This is not about the views. This is not about the money earned. This is not about the views. This is not about the being famous or basta masaya kayo sa inyong ginagawa. That's it. Yun ang pinakamalaga doon. Basta happy kayo. Captured nyo lahat ng moment, lahat ng happy memories. Kasama nyo yung ibang tao, kaibigan nyo, pamilya nyo. I think that's enough. This is a perfect purpose of being a vlogger. So yun, I hope you like the topic, guys. Kung meron pa kayong gusto pag-usapan, gusto natin pag-usapan natin sa susunod na motivational topic kaya ito, just leave a comment in the comment box. And that's it. Magandang araw sa inyo lahat.